Welcome to my YouTube channel, Vivo Y35 Camera Tips and Tricks. Siyempre, ang unang step is pumunta ka sa camera. Then, dun sa photos, click mo yun dun. Yung rear camera muna. Kung nakikita nyo yung nasa taas, yung apat dun. Yung HDR, yung parang flower, then click mo yung more settings. Yan, marami ka dyan makikita. Yung nasa taas, yung 1.1, yung 4.3, 69. Dyan mo mababago ang size nung screen mo. Kung full screen, dyan mo mababago yun yung sa nasa taas. Tapos, kung nakikita mo yung off, yung 3, 5, 10, yan yung, ano niya, yung countdown. Para may timer yung pag-click nyo ng photos. Ang next is yung framing lines. Diyan naman, magkakamera ng mga lines yung pag magsha-shot ka ng sa camera mo. Para dyan is makikita mo kung saan ang gitna. Then, ang next is yung effect master. Effects master, yan. Click mo yan. Then, makakakita ka ng swipe horizontally or vertically. Pag papunta ka sa right is nakikita mo nag-a-adjust sa taas yung may plus, yung yellow. Yan. Mag-a-adjust yung color niya. Pag naman papunta ka sa left is mag-le-less yung color nung pictures mo. Yun lang. Then, ang next naman is yung watermark. Kung nakikita mo yung model watermark, once mag-shot ka nyan, makikita mo dun yung model ng cellphone mo. Makikita mo yung Vivo Y35. Tapos, pag ang ginamit mo naman is yung time watermark, then nakaklik pa rin yung model watermark. Once mag-shot ka, lalabas dyan yung model watermark, saka time kung kailan mo na-shot yung pictures. May date din yan. Then, ang next is yung custom watermark. Yan, pwede ka dyan maglagay kung anong gusto mong makita. Pag once mag-shot ka ng pictures, nilagay ko is yung name ko. Para once mag-shot ako is yun na makikita sa pictures. Papakita ko sa inyo ang sample. Ang next naman ituturo ko sa inyo is yung about sa video. Kung nakikita nyo sa taas yung icon, yan. Click nyo yan yung standard stabilization para maiwasan natin yung masyadong pag-alog once nagsashot tayo ng video. Yung next naman is dyan yung quality ng video kung gusto nyo baguhin. Kung 30 fps o 60 fps, dyan yun yung 720p. Ang next naman is yung kung nakikita nyo yung night. Click nyo yan. Syempre, pag night, mas ginagamit ito talaga sa gabi. Kasi nga, night. Click nyo yan, style. Then, makikita nyo dun yung iba't ibang filter. Para mas hindi lang plain once na mag-shot ka sa gabi. Hindi lang basta plain na photos ang masyashot nyo. Pwede dyan yung may mga style. Kayo ang pipili kung anong maganda. Then, balik tayo dun sa photos. Sa photo, yan. Click nyo yung parang bulaklak dun sa taas. Dyan yung super macro. Ito yung ginagamit once ang object nyo is katulad ng flower, yung mga insect, yung malapitan. Para mas ma-shot nyo siya ng mas maganda. Next naman is yung HDR. Ginagamit to once, halimbawa, maliwanag yung likod nyo, may sunlight. Dun siya ginagamit para mas ma-enhance pa rin yung pictures nyo. Ang next naman is yung portrait. Ito yung favorite ko guys kasi marami ditong filter at marami ditong pwedeng gawin. Hindi lang basta plain pictures. Yan, makikita nyo dyan yung mga filters para mas maganda yung pictures nyo. Yan, ito yung sample. Kung napapansin nyo yung background ko, yung color, nag-iiba-iba.
Then, isa sa mga highlights ng portrait is yung light effect. Favorite ko dyan is yung rainbow. Once kasi mag-shot ka dyan, mapapansin nyo is yung parang may light ka ng rainbow dito sa upper right. Yan. Ito ang sample. Yan, ganyan. Then, ang next is kung nakikita yung more, click nyo yan. Yun naman 50mp, panorama, live photos, slow-mo, time-lapse is yun yung mga pangkaraniwang nakikita din sa mga ibang smartphone. Ang bago dito is yung double exposure, yan. Once mag-shot kasi kayo is makikita nyo yung background ko, may mountain. Pwede kayo makapili dyan ng iba, meron dyan yung universe. Yan yung mga star. Meron din yung flower. Depende sa gusto nyo kung ano ang bagay sa inyo. At yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.